pace ang Blacklist International. Okay, okay, Lord okay. Four-man as the Echo may pumasok na isa. Pero makabubuhay pa nga rin yata si JP. Hindi makamatay now with the heavy spin para kay Sensui. Critical ng mga players. Sensui is gonna be down. Pero nga lang dito pagtakas para sa kanila. Yung Lord ay hindi na madedepensahan na. At si Haji halos wala ng buhay. Makakatakas pa. Okay, nagbabalik na tayo guys. Four players down. Okay, lang, dito medyo sa side ng Echo. Medyo Miracle patapos na, tsaka tayo bumalik. Blacklist International. We're back. Masado atang naging we're back. Excited ang Echo doon at nakakuha ng marami ang Blacklist. From 10 to 6K na lang ang goal. Magbabalik! Ang pinagandahan ngayon ng nakita nating naging set up play coming in from Haji. Napaka-crucial nung dalawa niyang nakuha. Okay na, restart lang pala kailangan. Meron pa silang alalay. Restart lang kailangan. Just before na dumating yung ibang mga waves. And at the same time, yung follow-up. Restart lang kailangan, restart lang. Itong si Sensui, nakapagbigay siya ng espasyo at oras para dito kina Oheb na tunawin yung mga nakuha ng players. Ice Brand. Natamaan na ng Torre at natinamaan palalo dito nila with the item. Na kahit na restart lang kailangan guys na naipon na ng Blacklist International. So ganun yung mga instances na alam mong pwede ka at kailangan mo talagang mauna at sobrang nakapitalize yun dun ng Blacklist when they restart lang ang internet. Kailangan that defense definitely amazing coming in from Blacklist International dahil ngayon makakakontest na sila sa mga objectives given na 5,000 na lang ang kalamangan ng Echo. That was a massive, massive team fight. Yan, bigay tayo ng mga opinion ngayon dito, mga boss. 12 minutes in, this is going to be a luminous Lord. Hindi kami sa Disney Plus nanood eh. Mukhang nagkakaamuyan din ang mga players natin dito sa may bandang ibaba. Pero nakita na ni Hajens and Sui na nandun. Hindi kami sa Disney Plus nanood kanina. So ito na nga, mukhang sa Lord nga ulit talaga ang kakitaan dito ng ating dalawang kupunan. Pero nakaabang muna yung Blacklist dito sa may bandang ibaba. Kung hindi nyo kasi nagtatanong nung panahong nasa Cibol kami, bumili ako ng VPN. Kasi kailangan namin mag-practice. Nakauna naman din dito si Haji na huli. Tapos ginamit namin yung pangnood ng WrestleMania. Mag-first down at mag-follow upan ng kanyang mga kasama. So, kinakalahati na. Sinisimulan na talaga ng Echo yung Lord. Oh, magiging mabilis lang yata para sa kanila makakapag-contest ba. Pero nakikita natin dito nakapag-contest. Okay, game. Analyze ta ang konti. Ang mga Orca, si Sanford may binila lumayo. Pero minawas yun. Sino may aray binila nila? Habang meron Derek Boy against Edward. At mawala na nga ng buhay. Ang tindi ni Outflame. At yung Lord natin, masasecure naman yung side ng minus 1 ulit. Isama mo si Sensui. Double kill na para dito sa challenge. Okay, kula. May tambol talaga eh, no? At Sanji. Sanji stealing away the final slash. Tambol gaming. Nasiwas palayo yung akay na gustong rumetri. At kahit na nakita nating nandoon, umabot si Edward para talagang magawa yung i-expect mo sa kanya na trabahong lumikod at talagang patamay. Oo, malala nga daw sa Disney Plus, sabi ng mga kaibigan ko. Parang napakaganda ulit nung timing ng Minowan Fury. So medyo na-deny yung pagpasok o yung access ng ibang mga members ng Blacks International para makaabot din dun sa Lord. And kahit na umabot si Sensui, napigilan talaga dun ni Sanji. So literal na all corners. Yawi na daw, papalaroy na daw si Yawi. Sinecure nila, nasa kanila mapupunta yung Lord. At tignan natin kung mako-cover nga ba ng Blacklist. All corners getting pushed by Echo once again. Nandito sa taas ang Lord at apat na papalaroy kataon. Papalaroy daw ba si with the final slash. Nakita natin makakapag-entropy out. Di si ko na naaral yung laro eh. Pero meron din naman sagot na Minowas Fury. Tapos, inapatay si Sensui gagamit ng heavy spin para umalis. Mamatay dito si Sanford. Hindi nagamit yung Petrify by the way. Alis muna sila ngayon at madedepensaan yung Lord. Pero middle lane mukhang bibigay na rin yata. Hindi madedepensaan. Sanford is the price. Makakakuha sila ng isang inhibitor turret. Napakarami nang pwedeng mauna ngayon kung ikaw ang nasa side ng Echo. Nakita naman natin kanina, it was Sanji surprisingly doing the flicker to pag di naging maingat yung Echo. Tapos tsaka lang pumasok dito si JT. So mas marami na talagang options ngayon ng Echo kung gusto nila mag-go for the engage. Pero so, it's the same. So can't be said for Blacklist International. Katulad na lang yan. Oh! Huli na nga si Sanji at makakakuha pa ang backable pa eh. Dito ang Blacklist. Bumili na si Haji dito. Pero laki kalamangan ng Black ha. Ay, ng Echo kanina. And this is a big push coming in from Blacklist International. Namatay pa si Sanji and this means na kaya din nilang pumalag pa in a slow team fight. Siguro kung biglaan lang ay hindi na nila kakayanin yung damage or yung sustain na manggagaling sa Echo. But kung ganitong pa isa-isa, ay siguro kaya nilang chumepi-chepi lang. And maybe this is their remaining keys to victory. Yeah, actually, kung iisipin na maigi, kung gaano man kahirap pigilan ang Echo Express kapag ka na-activate shout na siya. Shout out kay Jan Adel Buanaflor. Parang hindi naman kukulangin ang Blacklist Kodi na to bukas. Resources para pigilan
yung tuloy-tuloy na gustong gawin ng Echo at na-prolong nila yung laro para umabot sa ganitong punto na kahit nasabihin natin kanina pag gustong kumatok at kumatok kasi pag nakapag-set yung laban, Ruby, hindi nila basta-basta ito nabigay. Si... At dito na tayo sa punto na nabuo na ni Ohib yung mga items Ohib, na kinakailangan niya. Apart from kanina pinoint out natin, kinailangan muna niya mag-invest dito sa Warrior. Pero okay ang Roger. Ngayon ay hindi na yata ang same. Sorry ang masasabi natin kasi may damage na pwedeng itatawagin si Ohib using this Nathan. Malabo ba yung game? Mas may setups na pwede tayong i-anticipate from Blacklist International. Ikama ng isang wise man, dahan-dahan lang sa pagkatok. It's Echo na nagsimula ng magandang push sana sa taas pero dahil dahan-dahan pagkatok, biglang nakabawi pa ang Blacklist doon. And now Lord being started by the Orcas. At mukhang magkocontest dito ang Blacklist. Oo, nakaready. Pero may kita rin naman na iba mga players ng Blacklist Imposible International na kagawang si Sanji. Imposible MJFWW. Pwede ko hanap ng final slash ang kanyang iha-IMU. Pag nirelease nila yun. Sino kaya ang una mag-initiate? Sinong una talong-talo na mawawala sa pagkapasensyoso? Ang sagot ay i-reset muna ang Lord at tatalon ang mga players sa gitna. Alam naman natin na isa sa kanilang mga Infinix keys to victory ay i-reset ng i-reset ito hanggat may bumigay. Ang tanong, sino ang bibigay sa dalawa ay parehas ng mga veterano sa Lord Tanstoy? Oo, kaso may nasa likod. Oy! Sino kaya nga ba ang unang bibigay? Aray ko, Benz! Astral Echo, meron minang obscure pero si JP maibigan nila na sinahanap din ni Stanford. Si Ohoy pala ang target nila. Si pero meron free mawala doon ang buhay. Ohoy! Securing the victory. Umabot pa tayo. Nang saglit sa mga early parts of the game. Ay grabe si Carlito. Si, ganito yan. Yung kapag ano, di ba naka-headset si Carlito? That was so close, actually. For Blacklist International. Pag nakikita nyo, teka, yan. Sasabihin ko lang sa inyo, di ba kanina nakita natin si Carlito naka-headset? Di ba naka-headset siya? Ibig sabihin nun, naririnig niya yung comms ng mga naglalaro. Pero siya di siya naririnig. Gets nyo? Kumbaga comms na yung naririnig mo. So meaning, naririnig niya yung mga shot call, naririnig niya yung mga ano, comms na mga kampi niya. Kung nakanino yung headset na yun. So meaning, si Carlito, nung buo mo po siya doon, siya yung nag-headset. Bago yun ha. Bago yun. Kasi usually, hindi si Carlito yung nag-headset doon eh. Road to coach na ba si Carlito? Grabe yung ginawa nila sa road to coach na ba si Carlito the Great? Hindi naman. Si Pandora ginagawa niya rin yun eh kung gusto niya marinig. Pero usually, ang nakakarinig nun, yung nagda-drop, yung coach, yung mga ganun. So meaning, gustong marinig ni Carlito yung mga shot call. May, mga Carlito fans, parang may something. Nakita ko eh, weird eh. Tinanggal niya eh. Ibig sabihin, nakaka-Carlito yung comms. Ayos ba yun? Shoutout sa'yo, Carlito ha. Ikaw ha, may luto ka na naman ha. Ayos ba yun guys? Ayos ba yung mga ano ko, trivia? Legit yun. Kasi one time narinig ko na yun. Umabot, pwede yan. If you smell what Carlito is cooking. Teka lang, papakuha ko lang yung grab. Wait lang. Siya nga ang makakakuha ng kalamangan using Roger doon sa kanyang lane. Pero all was worth it in the end. Hindi naman na-compromise talaga yung mga posible pang mangyari in the latter portions of the game. Nakuha pa rin niya yung kinakailangan niya mga items. Kahit nasabihin na natin, meron din siya dito ng tough boots. Alam naman natin lahat yung passive ng tough boots na I think ay naging napaka-crucial din in that game dahil multiple crowd control skills ang pwedeng ipato ng Blacks International kanina. May heavy spin sila, may final slash sila, meron silang Ruby dito with the I am offended as well as the don't run Wolf King. Pero hindi naman yun masyadong naging problema. Nakuha pa rin ni Outlay dito yung damage na kinakailangan natin. Sumunod yung camera ko! Napakalaking bagay talaga. Sumunod yung camera! Sumunod yung camera! Base track! Yung mga setup na pwede yung galing. Sumunod yung camera! Pero hindi sila na problema dito. Keeping up with their gold. Dahil doon ay hindi anyways,
Nakita nyo naman, diba? Tinanggal. I-replay natin. Si Carlito nagtanggal eh. Gawa tayo dito ng conspiracy kahit wala naman talaga. Blacklist International, kung iisipin mo. Huwag na nga, tagal eh. Pag niload pa natin, huwag na. Ng Blacklist International. Napakaganda na sana nung mga attempts or nung... Anyways, narinig ko na kasi yun. Naman natin yung mga on point na star narinig ko na yun. Yung one time, sa likod ng ano. Inspi! Pero Echo, they had their eyes... Sa likod kasi ng broadcast. Di ba may ano? Wala na rin silang... May... Tawag dito, may... And they were able to secure diba, kada team, may left side to the right side. Bawat team na yon, meron silang extra headset doon. Yung coach, naririnig niya yon, yung mga ano, yung mga comms. Ngayon, doon pa sa pinakalikod, sa mga observer, may dalawang headset pa doon. Doon sa dalawang headset, pwede mo marinig yung dalawang comms. So one time, syempre, chismoso ko, ano ko eh. Wala lang. Siyempre, na-curious ako. Sabi ko, direct, pwede ko bang marinig one time yung ano, yung comms ng dalawang team. Eh di sabi ni Direk, sige man Jin, suotin mo. Pak! Sinuot kong ganun. Yung buong drop narinig ko. Yung parang nagda-drop, nun, naalala ko ano eh. Naalala ko, Blacklist din, tsaka Echo yun naalala ko. So anong nangyari, nung nagda-drop sila, nagsasagutan sila ng drop. Ay hindi, ano pala yun? Blacklist RSG. So anong nangyari, maririnig mo yung nagsasalita yung RSG. Sinasabi na nila, ito yung ibaban yan, ito yung ibaban yan. Ina-anticipate na ng Blacklist yun. Maganda marinig yung comms eh. Kaya next time, ang gagawin natin, hahakin natin sila, kukunin natin yung comms. Despite them losing this game, highest damage output ang nagmula dito kay UE. Maganda. So si Carlito, rinig niya yung comms kanina. Ano kaya sasabihin ni Carlito sa team niya? No? Mga ganun. Ice ba yun? Also, due to the fact na syempre meron natanggap. Si Yawe umuwi. Oo nga, ako rin eh. Alalay at pag-ikot paulit-ulit. Kanina nandun ako eh. Umuwi lang ako eh. Manunod ka ba na ito? Manunod tayo sa ano, sa... sa takeover katipunan, sa pop-up katipunan. Of course, ay makakuha ng trades. Pero ultimo yon ay hindi natin nakuha mula sa kanila. At Icebeon. Yon ng sobra dito ng Echo. So yung bukod sa patong-patong na objective na na-secure nila, nakuha na lang nila. So habang wala pa, mag-chismisan muna tayo. Activate doon sa Echo Express. So, ganito pala feeling ng watcher, no? Yung habang wala pa, gagawa muna ng ibang bagay. Babalik ba si Kiluwash? Feeling ko hindi pa eh. Oo nga pala. Magandang gabi, Kabayas. Oy, binabati ko si Kuya Paolo Barcelon. Kuya Paolo, what's up? Nandiyan ka ba sa ano? MPL? Tingin mo, babalik ba Stone Cold John Cena? Feeling ko mga guest appearance lang. Mananalo si Cody Rhodes. Hindi natin pwede i-live bukas eh, guys. Kasi live na yun eh. Ila-live mo pa, live na. Parang ito. Pero nakita natin sa dulo, kaya din siguro si mga high damage, sunod-sunod niya na sa ako. Yung tinatry na dumipensa. Yun nga talaga, ang ganda ng dipensa ng practice, no? At yung tipo na magugulat. Boss, papa-import ka din ba sa Indo? Ha, depende sa usapan. Pero ito legit ah, kung magpapa-import man ako, siyempre, mas malaki ang, no offense naman sa Pilipinas, malaki talaga dapat ang kitaan dun. Malaki ang kitaan dun. Pero for sure, baka mag-practice ako ng more English. Kasi alam nga naman mag-Indo ko dun. Unless mag-Indo ka style dun. Bang. What's good, bang? Pero tingin ko, ewan ko, hindi ko alam eh. Quick. Pero siguro kung lilipat man ako ng Indo, tingin ko siguro sa team na lang. Part na lang ako ng team. Ganun, taga-baliw na lang. No? Ganun na lang. Correspondent na lang ako na isang team. Bakit ayaw iban yung Roger? Tingin ko willing sila ibigay eh. Di ba kahapon yung brand binigay yung Roger? Tinapatan lang ng Faramis. Oo, taga-dog show. Halika na, Air. Manood na tayo bukas. Wala pa tayong tulog. Pang, iba. Lang QR code sa baba para makapag- sa
Guys, mag-comment kayo dun sa YouTube kasi sayang yung ano. Sayang yung Dias. Sir Manjin, ano sa palagay mo? Bakit nag-uwi si Yawi? Sabi ni Zar. Kasi Zar, bakasyon yung MPL Indo nila, siguro. Hindi, may Ramadan kasi sa kanila. Pakorek ako kung tama, may holiday sa kanila. So dahil dun sa holiday nila, may break sila. Ayan na, si Yawi, oh. Dito. Hinahanap meron lang daw. Wala may nga. Bisita na darating. Wala. Taga ibang bansa. Wala nga, promise. Bumalik dumating na ata. Ayun. Oh! Sabi ko sa'yo eh. Uy! Sabi ko sa'yo eh. Saba yun? Alam mo, narinig namin pupunta ka dito. Uy! Ayan na, maging Indonesia wait, wait, wait na. Lang, maging Indonesia na. Wait lang. Guess who's back? Back again. Did you crawl back to the Philippines? Did you call? Ano? Anong meron? Bakit ka nandito? Guess who's back? Ay, nga pa po kasi doon eh. So, weeks. Na. Oh, nagpahinga. Wag mo muna silang pansinin dyan ha. Okay. Dyan lang sila. Alam mo yun. Yan, syempre. Kasi kakabalik niya lang ng MPL Arena eh. So, ayun. Oh, kamusta guys, naman? Guys, welcome back nyo naman. Welcome back nyo naman. I-welcome back naman natin. Magsasab. Naglalaro ata. Kamusta doon? Kamusta doon sa Indonesia? Okay lang po. Masaya naman po. Masaya? Intense po, intense. Tense? Oh, intense. Kami rin natatense sa'yo eh. Parang may problema ka. Parang may intense problema. Natense din kami. Malala yung fans doon, okay, guys. Okay, masaya sa Indonesia. Sobrang lala ng fans doon. Di ba mas masaya sa... Malala na good way. Di ba? It's more fun in the Philippines. Nasabi mo lang ba? Di ba? More fun in the Philippines. Parehas po, sobrang saya. Parehas. Oh. Nagbabago yung sagot dahil nasa Pilipinas. Sabi ko nga baka kasi nandun siya, kaya ganun yung sagot. Okay. So, rinig namin kasi mainit yung laban sa Indonesia. Mas mainit ba doon or dito? Parehas po, sobrang intense eh. Pero Pinas po, lakas po talaga eh. Okay. Pinas lang malakas. Okay, safe. Safe. Walang kabahis-baya. Ano bang pinagkaiba ng laruan sa... Kasi sabi mo, parehas intense eh. In what way nagkakaiba yung intensity ng Indonesia sa laruan dito sa Pilipinas? Based on your experience. Based sa experience ko po, feel ko po sa since kalagitan lang po ng season sa MPL Indo, feel ko parang doon po kasi parang dikit lahat ng laban. Ah, dikit? Parang ano stale po. Stale ba? Opo, dito po kasi once na makadominate yung isang team dito sa Pinas sa early, parang dire-diretso na. Sa Indonesia po parang pag nakadominate sa early, pwede pong makambak eh. Parang more on discipline po talaga. Sige nga. Anong mas exciting? Ayan na. Yawi, Indonesia. Yawi, sinabihan kita dito, Yawi. Or Philippines. Anong mas exciting? Yung totoo. Pares po. Pares. Hindi. No. Yawis. Hindi. Yawi, brinip na ita kanina. Hindi gumagana yan kay Mara. Ano? Promise. Ano yung mas exciting? Saan? Saan? Parang kailangan natin ng tulong. Sa guys, saan ba mas malakas? Saan mas intense? Saan mas malakas? Okay. Okay. Para sa'yo. No coaching yun. Yung mas exciting lang naman. Hindi namin, alam namin malakas dito eh. Tsaka wala ka pero, naman. Saan mas exciting para sa'yo? No coaching, no coaching. Pares po talaga. Hey! Saan yung mas exciting para sa'yo? Nag-enjoy po kasi ako parehas eh. Nung dito pa po naglalaro, tsaka sa Indo. So, nag-enjoy po ako parehas. Palalagpasin ba natin yun? Hindi, nasa sa'yo yan. Ikaw ang nagtatanong. Gusto kong malaman eh. Papapalambasin ba natin? Hindi daw! Ano daw? Hindi! Hindi! Sorry, pare. Oh, saan mas exciting? Ano? Parehas mo na? Grabe. Parehas! Feel ko, anong pakiramdam mo? Kasi parehas eh. Okay, parehas. His heart is torn. Tama. Torn na yung heart. Alam mo, Echo right now is doing really, really, really well this season. Nasa top sila ngayon. Oh, miss ka na daw ni Carl. Meron ka bang message sa Echo? Sa Echo, sana magkita tayo sa MSC. Yun! Oh! Wait! Hamon ba yun? Or... Hamon ba yun o invitation lang? Invitation po. Invitation lang? Ikaw na ho? Ikaw na ho? Invitation. Ano naman gusto mo sabihin sa lahat ng ating mga manonood? Kasi kahit nasaan ka, sinusuportahan ka pa din ng mga Filipinos. What do you have to say to them? Sa mga support... sa mga supporters po, thank you po sa mga sumusuporta sa akin. And supportahan nyo na din po yung Echo. Since... love po sila.
Love na love sila. Mara, bago right. Kayo balik sa mga casters ha. Complete the word naman, men. Alam ko, na-miss namin to lahat eh. Okay, complete the word. I-I-I-dala. Say it again. This time, sabay-sabay tayong sabay-sabay lahat. Sabay-sabay tayong lahat. Okay, in 1, 2, 3. I-I-I-dala. Doon, nakumpleto. Na-miss namin yun. Na-miss ko yun. Na-miss ka namin. Pero ngayon, babalik na tayo sa ating mga casters. Paso. Basic. Maraming salamat, Idoloy. Hindi siya pwede magsalita ng ano doon. Hindi siya pwede magsalita ng... Hindi siya pwede mamili doon kasi alam niya ang mangyayari. Magkakasibil war. Boss Manjin, ban ka sa Indo. Parang hindi naman. Feeling, abangan nyo ang mga matitinding ganap. Kailangan sinasabi ko. Abangan nyo. Lalo na si ano ha. Yung tropa ko dyan ha. Mga players yung tropa ko dyan, well, tropa, tropang Joe. Hey, tropang Joe, alam ko nanonood ka. Sina-shoutout kita, tropang Joe. Si tropang Joe eh. Nakatayo na lang. Parehas po. Parehas po. Ang hirap eh. Oo, kasi... Sa viewers na natin, iba to yung tanong. Oo, alam nyo sa sarili nyo kung ano yung mga sagot. Oo, sa mga tanong. At ngayon, ano nga ba magiging sagot sa tanong ng Blacklist International? Best M Series? Makaisa dito sa Game 2 para tumagal ang iyang serye na to. Para sa akin, M2 pa rin eh. Sila manalo kasi ng Game 2. Maganda yung final sa M5 daw. Ay, hindi. Magandang production, M4. Para sa akin, M4. Story-wise, M4. Finals, M2. Nagulat ako. Tignan mo yung win rate. Finals, M2. Red side echo. Ang lala kasi nung finals M2, man. Parang... Parehas bansa na, parang... Yung pala yan, tapos yung mga... Parang ano na ng bansa yun eh. Hindi kayo ma... Wala nang balikan, ganun. Ang lala kasi nung... Asara ng bansa nun. BLCK or hashtag ECHO. That's Echo and Black. Plus your game ID na mimigay. Feeling ko mas malakas yung M4 Carl TC. Ating live stream for YouTube. Doon kayo mag-comment. Ang lala kasi nung asara nung M2, men. Umaabot pa sa nagkakanoodlesan nung M2 eh. Umaabot sa ganun yung asara ni. Parang nagchapsuy ang bans natin dito. Oh, para mapapaisip ka dito tayo ya para kunyari lang kita. Prioritize ng Blackos International yung Arlott kahit na available siya as their first pick. Yung M5 maganda naman pero para sa akin yung M2 talaga best of the best. But again, as we've mentioned, nandun talaga yung intention ng Blackos International kanina na parang i-hold or i-prolong yung laban eh. Uh-huh. With the kind of lineup that they have, sobrang hindi naman sila kinapos in terms of pa-protect, in terms of yung late. Yung M3 so, one-sided eh, diba? Tapos yung M4 din one-sided. Kasi yung Echo Express. Kaya yung finals ng M2 talagang damayan na talaga ng bansa yun eh. Parang ano na talaga. Katakot-takot talaga. Wala nang balikan yung pagtagamyan marka. Okay, bukang papalitin. Tagamyan marka, pag taga-Pilipinas ka, taga-Pilipinas ka. And this is going to be a flex pick as well. I do believe that Haji can play this if kailangan. Pero Edward ay... Arlott, sinabuhon siyan. Sikat na Arlott user. Oh, minuto first pick din yung Echo. Actually, it's... since nga meron siya ninakaw. So parang... Valentina, wala. Ka din ay, parang alam mo kung paano yung mga... Pili ko, Kari. Pag may mga heroes or parang malikot yung... ideology pagdating sa wala pang gold lane no nung M2 and sana makukuha nga nung ano panel meta lang noon si Carlito si Ribo carry din noon eh si Pew ata ano ba si Pew noon mid ba si Pew noon or carry carry ata si Pew eh hindi alam ko side lane si Ribo eh ang ganda ng pagkakatanggal nila dito ng Valentina. Oh, parang mawawala na yung threat na civil war talaga yung M2 kasi parang pagdagamian marka. Right now I think kaya mainly parang labanan talaga ng bansa kasi yun eh. Speaking of early game na mukhang grabe talaga. Matatawa ka talaga sa Socmed kahit anong mangyari. Dalilya as well. So, regardless kung ano man ang piliin dito kuhain ng Echo for their jungler, meron kasi kahit paano magiging source of damage, continuous damage in the Lilia. Tapang. Sideline reboot yung club eh. Carl panel nun eh. Diba? Si Carl yung carry. Ay hindi ka nakukuha ng Barats. But we're on tapang ng Echo dito. They still went for the Barats. At kasabayan na rin ng Minotaur ni JP na kamustayin natin ang stats. Speaking of ano, 100% dahil
nga naman na dun sa mga performances nila from the previous end, kill participation is at 67.4%. Mataas yung average assist natin na. Oh. Kung average na siya. At hindi lang yan, number 2 si JP. Diba ang daming nanood ng MPL dahil ng M2 eh. Number 1. Nalaan talaga nun. Favorite M series ko yun. Grabe, nagpatong-patong na naman pala, no? 100% ang... Pero yung M4, malala din. Tapos 100%. Yung M4 kasi, ang laban natin nun, hindi sa laro, iba ang laban natin. Iba ang laban natin yung M4, yung laban natin nung cheering eh. Ako rin kung makikita natin ang export dito, I think it would go well with... Sa cheering tayo lumaban eh. Kung may Barat, ay may Baxio sa kabila, tapos dito naman may Barat. So, Lilia, export din, parang ang laking problema. Oh. Kung ikaw din yung Minotaur na gusto hindi, ayoko kasi talaga ako guys ha, alam kong gusto nyo mangyari yung PHPH. Pero ako parang kota na talaga ako, mas masaya pag hindi. Bilang fan ha, bilang fan, okay? Since nga naman, diba sinabi hindi bilang caster, hindi bilang... Grabe mag-burn ng HP. Basta, kung ano man. Bilang fan, ako. May kanya-kanya tayong opinion, pero sa akin, gusto ko mas maganda kung dalawang magkaibang bansa ang maglalaban. Finals. Para masaya. Pero wala namang masama sa parehas ng bansa. Gets. Sa Minotaur at pati na rin sa Barat. Ano kaya tatapos ng kanilang composition? Haji also place the Tigreal and Kaja. Yeah. Baka yun ang mga maging sagot dito. Uy! Iba Claude. Na. Kung kanina, Ruby ang pinili. Claude, grap. Ekari to. Uy! Ano tong Joy? Ay, sinay ko yung Barats! Laking gulat din. Na. Sinay ko tayo sa Barats! Assassin kay Zayda. So Joy ang buo ng lineup ng Echo. Kung early game walang panghuli yung ano sa Joy. Blacklist natin na yun. Yes, napakalikot na. Grok Arlott lang. Si na may bagong hero na ipapakita dito si Haji. This is his first Grok game in MPL Philippines at season 13. Pero hindi kasi ganun ka hold yung Grok tsaka Arlott. Season 13 kasi eh, boss. Nakanote pa naman din yan. Baka mamaya, di ba? But then, this is already game number 2. Kailangan manalo ng Blacklist International if they want to extend this series. But for Echo, bukas guys, manonood kami ng ano. Manonood kami ng WrestleMania sa TakeOver Lounge sa Pop-Up Katipunan. Doon muna tayo. Sino nga ba makakalamang sa early game? Teka, nandito syempre, of course, yung Lilia Grok. Napakabilis ng wave clear rotations. Nandiyan din. Pero we also have to take into account the presence of a Joy. At kaya ako na pa-OMG. Bakit? Kasi parang may nagbabalik dito na may something. Ano yun? Ano yun? Yung Nubarian ni Sanji. Ay! Oh, ay parang may something eh. Kasi eh. May something kasi eh. There's a something eh. Alam naman natin, di ba? Kapag Nubarian ni Sanji, may something may yan. May something kasi eh. Yan yung tipo na... Iba talaga yan eh. Stick pala talaga nila to. Di ba? Na-open. Sige. Kunin mo na yan. Iba kasi. Parang bell na lang niya yung kulang para ma-identify na kung sino siya. Sobrang sakit na siguro ng likod ni Mandin. Kanina ba eh, no? But looking at the emblem builds, mukhang common emblem parehas ang ating gold laners. Sustain naman kasi. Gusto talaga ng dalawang late game centric marksman na to. It's been a while. Walang Roger, no? Okay. For today. Parang kailan ba natin huling nakita yun? Dahil puro Roger ang mga nangyayari recently. But speaking of yung sagot sa early, tingnan nyo naman kung gaano nakalow ang mga members ng Echo. Oo, dalawa agad. Both na JP and even Sanji. Hindi talaga yung strength ng Lilia talaga. Yung atawag dyan ni Manji, mga boba team niya. Kasi talagang pumuputok yung damage eh. Oo, talagang ano eh. Kumbaga, hindi lang yung mga boba team niya may paputok. Ito din, si Zayda, napakasakit with this Lobby, feeling ko Joy pre-game to eh. Manaka siya ng early game, di ba? Uh-huh. Pero parang nagpo-fall off ng mid-game. Pero pagdating ng late-game, biglang sa akin lang ha, feeling ko Joy. So parang hindi natin, Joy na, no, hindi natin may expecto. Pero gano'n kaya yung Barat side game? Meron lang minsan ting mga struggle yata, mga teams na tapusin ang laro, no, using this jungler. Dahil parang meron nga tayong... Comment lang kayo guys, kung sino tingin nyo mananalo. At magtanong lang kayo dyan, sasagutin natin. Uy, nag-flicker. Expect natin sa kanya, pero grabe. Na force, mag-flicker doon si Sanji. Kailangan i-punish ng blacklist dito. Punish sila yung pag-arap ni Sanji. Mahilig gumarap ni Sanji pag nabarya. Level 4 na si Sanford, pero si Sanji mahaba pang ahulin. Pero mukhang libre na ang... Okay, kinabahan ako din. Ikaw. Kasi kamuti ka na, di ba parang... Wala pa lang map.
Putek. Ano mga comment na yun. Pero parang it's expected kasi ang magkalaban is Baksha and the Joy. Wala pa lang ma. Magkaroon mo na ng farm dito si Side Ahead. Si baka kasi mag-stream snipe eh. Ng Echo yung kaya ako nilipat. Dito para sa game. Pero ang kinagandahan doon is that para kay OHF naman is nagkakaroon din siya ng fast clearing. At dahil fast clearing, pwede siya mag-double lane. Oo, oh, parang siya yung inaalalayan this time din ni Haji. So, yung mga double lane mechanics nga ay pwede yata nating i-expect na from these two teams. And parang kailangan natin nating makita yung pag-capitalize talaga ng Blacklist sa bilis nilang makapag-clear using the Grok, Lilia, and even yung pag-double lane dito ni Ohe para ma-maintain or talagang mapataas yung gold per minute na nasesecure nila para hindi na maulit yung kanina na may nahuhuli. And I think nagagawa naman nila yon successfully right now kahit na unting-unti lang ang nakikita natin kasi ito talaga si Ohe pinakakapag-double lane so far and todo alalay. And ang nagandahan nga lang din for Echo is wala din naman silang nabibigay sa Blacklist. Kahit nung nakuha yung turtle kanina, iniwasan din ni Sanford yung possible na death. And that's true. Yung kalakasan ng isang Claude ay yung kakayahan niyang mag-double lane ng maaga. So, ibig sabihin nun ay less resources para kay Yue. Tiwala naman sa kanilang gold laner as they approach the gold lane of Echo. Apat na tao ang pinadala nila pero mukhang hindi naman natin ang oh, ano lang muna. Kalmado lang muna ulit. Para dyan sa mga players. Huwag po kayo malilito. Ang gamit po na hero ni Haji ay Crack at Minotaur po si kay Si Doc Salamanca dadating na naman eh. Pero may ikita natin 1K gold lead para dyan sa Blacklist International. At si Zyda and the rest of the squad ng Echo ay nagpa-farm lang din muna. So parang totoo nga yung sinasabi nyo dito nga dalawa na tila ba'y umiiwas din talaga ang Echo sa mga teamfight. So, talagang pinapatagal nila eh. Ayaw muna nilang makakita ng laban kahit na paulit-ulit nating sinasabi na Joy ang hawak-hawak ni Zyda dito. Hindi naman sila kakapusin sa pagkikipagsayawan at they have the Barats as well as the Minotaur pero yung mga i-expect nata nating zoning from Blacklist International ang medyo mas lalamang kasi ultimo si Yue, asahan mo mag-zone na yan using this Lilia, babawas-bawasan. Nakikita naman natin ngayon kay JP ngayon napupuruhan yung mga glooms na binabato niya. Oh, hinahanap din yata kung nasa si Side. Parang abangan yata na. So may purple yata yung ine-expo niya. Pero na-reveal na kung saan galing. Oh, tsaka medyo gutom na to si Sanford eh. Kakainin niya si Sensui para hindi makaretry pero mukhang paipigilan siya ng Blacklist. Oh, tatlo yung nakabantay if ever. At uy, grabe! Naretry pa, naunahan, ang galing. Mabong. Tapos si Dito na welcome na gamit ni Sanford. By the way, meron minuha si Yuri. Mapipigilan yung tatlo ah. At dalawa pa. Galing ni Sensui, retribution man. Wala pa rin kills na nakikita in this 5-minute game. Mukhang slow-paced ang laruan ng Blacklist International Echo. Ito yung tropa mong sinabihan mo na after 6 minutes na tayo magharasan na. Pero nakikita natin nga pinaninindigan lang ng Blacklist, especially yung kanilang pagdodobo lane. Patay, Sanford. Final slash. Walang ult. Si Sanford na target dito na Blacklist. Ito na ba ang first blood? Ah, nawala sa isip ko. Kala ko si Sanford yung may retry. Edward, after a very hard game 1, ang siyang makakakuha ng first blood in game 2 was Blacklist secures a good lead. 5 minuto si Zyda nga pala. It's a 1K gold lead. Mukhang nakakapag-farm nga rin si Uyen. Sorry, nawala sa isip ko. Sanay kasi ako Barrett's Jungle. Nakita natin dito si Side na makukuha na nila. Yung kanina nga pinapahabol at pinapag-farm na Echo ay nabigyan na ng Blacklist sa mga panatore dito sa itaas. And Edward, mukhang nahimasmasan na after ng medyo mahirap na game 1. Sabi niya, ako na to, ginanit ko din. Oo, na-activate na ngayon itong si Edward. At maganda-ganda ka talaga ang nakikita nating lead in the hands of Blacklist International level. Meron agad lead itong gold laner na si Ohep. Tapos ngayon, may laban na naman. Parang ganda yung nangyari kanina, pero yung makakakuha ng kill dito is gonna be outplayed. So may bawi ngayon ang Echo. Pero yung side ng Blacklist International, pupunta muna sila doon sa mga pwede nilang kuhanin na resources. JP on his Minotaur. Nagiging maganda ang kanyang performance with those Minoan Furies na talagang masyado ka ng malalim para makaalis pa. Sobrang well-timed palagi nung kanyang mga nagiging pagbato nung Minoan Fury. And again, yun dun ang kailangang inhasan ng sobra ng Blacklist International kasi nasa kanila na yung kalamangan. So, hindi nila pa pwedeng hayaan na makuha or mabaligtad pa ng Echo ang sitwasyon right now na sobrang naita naman nating nagbunga dahil kanina pa nakaka-double lane itong si Hoep at kanina pa sila nakakapag-depensa rin nung kanilang mga resources. And speaking of ingat, mabuti na lamang daw at hindi lumabas si Ohep kanina doon sa baba. Zyda? Parang nga trade yata. Pero Zyda,
ang makakakuha dun sa may certain objective kahit dalawang players ng Blacklist na nakapuesto. Oh, at sumama pa ng KLG na sa may bottom lane. Meron pang Torre na isuwaso unti-unting. Pinaliit talaga ng Echo ang halagahan ng Blacklist. Watchers lang tayo. Parang ganun lang cross map play pareha sa Echo na punta. Hindi ay salamat Tuesday with Mori. Kasi medyo paalis salamat. Na yung mga members na nakaabang kay Ohe. Pakinggan mo pa yung iba. Solid pala sila doon. At napakaganda nung naging pagkakasecure ni Zyda doon sa turtle. So isang iglap lang ang kinailangan para masara ng ganito kaliit yung kalamangang na-establish ng Blacklist International matapos nilang ma-pull off yung napakaganda sanang early para dito sa kanilang gold laner and the rest of their other members. Ngayon nakikita natin 200 na lang ang nagiging kalamangan ni Oheb kontra dito sa kanyang katapat at yung level gap na kanina meron non-existent na din siya. Pag lumapit yung back shot dyan, kulado. Counter sa back shot yan, guys. Hindi tuloy basta-basta makaka-roll on yung ano, back shot. Pause na tayo. Oh, gathering information dan muna. Pero nag-isa rin sa nag-gathering sa Garbi Sanji. At makatore sa may iba ba ang gusto kuhanin na sakit ng damage ni Oheb against sa JP. But fully aware ang Echo na hindi natin kailangan ipilit na magkaroon ng teamfight dun sa iba ba. Depensa lang kung depensa. Hindi rin ipipilit yung teamfight kung hindi kaya. Pero kung Jim, manonood ka pa bukas. Yes! Ganun din yata sa takeover Katipunan, guys. Sa pop-up Katipunan. At nahiwalay lang ulit ay si Zyda na parang medyo napanood na yata natin to kanina eh. Oo. Yung jungler na nag-aangat lang ng nag-aangat ng mga ibang lanes ng kanyang mga kampe. At talagang ito yung nakikita nating assassin style na jungler ngayon. Yung tipo na dahil mas mabilis kang maglakad, mas mabilis kang mag-rotate, ay talagang pinepuwer sa mong slow mid push every time na mayroon kang downtime. And this is good for Echo dahil dyan, even ball game na ang ating nakikita 9 minutes in. Oh, nakita na rin. At ito pa yung ano, for Echo pala, since more on vision nga ang kanilang pwedeng strength dito with the Novaria, medyo maiilang somehow dito ang Blacklist na pumasok anytime. At ito na, nakita na naman natin yung Lord, makikita na ulit din natin yung isa sa dahilan kung bakit yun ang ating keys to victory. Yung pag-retreat at pag-engage ulit sa isa't isa. At may pampalagkit na rin si Yuen ang dance floor with the Ice Queen Wand. Mga mahihirap ang mag-reset. Ito, guys, ito ah. Retrian na laban. Already pulling the Lord towards their side. Pero mukhang yung i-reset na naman. Ganda nung Astral Echo kasi. Matagal-tagal to, boy. Kita M3, M4, parehas Lord dance yun. Ay, ang daming pwedeng mangyari bago pa natin makitang kuhain yata itong Lord. Titira na sinasayawan lang. Pero ito, patay. Na yata. Final slash. Wala pa namang nangyayari. Grabe yung pagkuha ng impormasyon ng parehong teams na to, wala pang sobrang nagkukumit basta-basta. No, at papatagalin lang. Wala sarap mag-ML ah. Echo ang hawak ng Lord. Still another reset. This is the level 1 Lord pa lang. At piling ko free game ang talaga to. Itong dalawang kupo na lang pinapanood mo, talagang matagal-tagal ang sayawan na to. Piling ko mga ano to, 12 minutes. Di ba na, 10 minutes nandito tayo. Mga kukuha mo na ng kill, tas 12 minutes, tsaka mag- Lord objective. Pero magme-make sense din naman kasi para enhanced Lord na rin. Para din sa ating dalawang kupunan. So more ambition since meron nga din naman capabilities yung ating dalawang teams. Although nabuburn na at medyo nagiging malambot na rin ang isang Grok. So ngayon sisimulan na ng Echo yung Lord objective. Chat JP. Nila si Ohib sa baba. Alam nilang wala pang gold laner ng Blacklist International. Minowan Fury na gamit na rin. Sino makakuha ng Lord? Pero dito ako na swell camp. Oh! Hilal! Pero since Sumi pa rin ang makakakuha ng objective. Patay si Edward. RG pala. Palagan. Double kill na para kay Uwis. Chain. Pero na pang damage dito ng Echo. Blacklist ngayon pwedeng sumira ng Torre. Patay si Sanji. At iso-zone out pang Aris and Subi. What a great play coming in from Blacklist. Oh! Hindi pa nila tapos. Ang sakit na merong damage dito na hawak-hawak si Oheb. To think na ang kinailangang boss. Agad-agad buuin talaga ni Sanford. Instant replay mangyayari oh, in 2 seconds. Para lang makapag-provide talaga ng haharap dito sa mga damages na nagmumula sa side ng Blacklist International. And again, napakaganda kung tutuusin actually. Noong nakita nating Minowan Fury set up once again na parang inikutan pa doon ni JP. Pero mas naging well-rounded lang kasi mas pang maramihan lang yung targets na natamaan ng Blacklist International doon. Imamind mo na ba to, so Jolan Corpus? Tagal na nito. Kahit na Echo ang nagsimula. At
Mas gusto ko nga yung ergonomic eh. Pero maganda to ha. Wala ko sinasabing pangit to. Mas gusto ko lang ergonomic. Parang game 3 ah. Mukhang konting ambalang yan. Pwedeng may makain na crucial. Oo, kailangan talaga nila dito ng parang... Parang hindi ka na si E4D sa barat. Katulad ng ginagawa din ni UA. Very effective yung ano no, yung Lilia dun sa Lord kanina. Oh. Parang ang daming nasa zone. Tapos nung nagsa-zone pala, meron pang black shoes. Diba? So talagang gamit na gamit ang resources. Yes, itong Lilia ngayon nga ang sinasabi nating isa sa mga pinaka magiging taga-zone pa yata ng Blacklist International. Even yung nakita nating previous game nung si Super Freeze, ang layo nang nararating ng mga black shoes. And isa yun sa mga napakaganda ang strengths or capabilities talaga ng Lilia. To think pa na yun ay medyo kompleto na talaga yung resources. Guys, pinost kami ng Omega. Oh, precious face of the season. Si Matt. Ayan na. Comment down below kung sino sa tingin yung papalagay Matt bilang precious face. Pero ako, boto ko kay Matt. International dahil sila nga rin naman eh, gusto na yatang magsama-sama din. Lalo pat nagpaparamdam sila, ultimo yata dito sa purple buff ng Echo. Sinasaraduhan na rin ang pinto sa purple buff. Aji with the Grok Wall. Mukhang kukunin nila ang purple ng isang Joy. Oh, pero mahahanap at makikita mga players dito dahil sa Astral Echo, apat na tatamaan. Si Jom contender. Oh, nakuha pa din. Oh, nakuha pa din. Matt talaga ako, precious space. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako nagbibiro. So, ano pa rin dito? More on Lord pa din talaga yung magiging laban ng dalawa. Matagal-tagal pa ang ating labanan dito. Si Kyle TC di naglalaro. Huwag kayo mag-spam sa FB guys ng comment. Lord na ang lalabas. Pero mukhang bago pa man magsimula ang Lord Dance na yan, ay may i-establish ng kakaiba ang Blacklist sa baba with an, I don't know, medyo malaking rotation to. Oo, napakarami nilang nandito. 10 seconds or less than 10 seconds prior to this upcoming Lord. Na 12-minute Lord na nga, by the way. So, pwede mo nang asahan yung mga hampas-hampas at yung karagdagang damage o alalay na mabibigay din niya dito sa kanyang mga kasama. Kitlat-kitlat. So, magiging Lightning Truncheon. Parang napakarami nating makikita ganoon. Lightning Truncheon. At makikita pa nga dito si Sanford. Patay si 4D. Uy, ang ganda ng set. Bang! Patay si Oheb! Nakahanap nila si Oheb! Nakahanap ni Saida! At double kill na para kay Saida. At si Outplayed. Diretso dun sa my Lord. Kailangan na natin kuha rin yung check team. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon. Imposible yan. Na makapag-contest pa. Napasalamat pa si Sanford nung tinulak siya papunta doon. Grabe. Sabi niya thank you. Tapos biglang may support na si JP. Nakapagdura pa ng kalaban kasi mamamatay na siya doon eh. Maganda, maganda. Iwala na pinakita niya kay JP. Echo secures that Lord. Napakalaking bagay ngayon ng kunat na meron itong si Sanford. Considering not na sabi natin, grabe yung pagpaprioritize niya ng blade armor. Pero parang in the end, very much worth it yun. Kasi natagalan niya yung kung anumang pagbuhos ng skill yung ginawa sa kanya nung nag-detone as welcome na. And at the same time, nung nangyari lahat ng yun, nung naabutan niya yung dulo, yung kanyang pagdura ano dun sa kanyang nakuha na saktong-sakto doon sa ibang mga members ng Blacklist International, napakaraming na-stun. So just in time din yung pagpasok ni JT. Well-coordinated teamfight na naman ang nakita natin mula sa Echo. At ayun na nga, babangga sa taas. That's one inhibitor turret na mukhang madedepensa naman ang Blacklist. Signed doon sa likod. Ano, marami pa lang hindi alam yung AJP, no? Mga new fans. Inhibitor turret ang Echo, pero mapupunta sa kanila ang gold team. Oo, kanina nung tinatry na defense na ng Blacklist yung Lord, napaaray tayo ng konti. Ramdam na natin yung damage ni Sanji on this Novaria. So, take note, 5-5 si Venus ba nagre-review about Blacklist? Yung ating hero kills para dito sa both teams. Sabihin right? Mo nga, diba? Neil Kens, pahingi ulit ng pabili ako ng ano, alamang, so, sarap eh. May something eh. At alam mo naman, na may region naman daw ang Grok, kaya parang siya na lang talaga ang sumasalo. Pini ko sinasadya niya na to eh, yung tipo na... Para ma-shoulder niya. Oh, kesa mapunta pa sa iba, siya na lang ang sasalo. Oh my God. Saida with the electrifying beats, forcing UN na mag-black shoes habang poprotectahan nila. Libre siyang gumawin. Oh, very crucial. At saka na-reveal by the way. Unless i-wild charge. Pero ito kung ina-judge yung nagpatay. So, mag-matter yung vision na binabanggit natin on this Novaria. Kasi isang latag mo lang na Astral Echo, okay na doon sa may southwest na gano'n. Wow! may ano talaga yun, no? At kung titingin nga po kayo dito sa may Luzon, makikita nyo ang low pressure area. Hindi talaga dahil napakainit ng panahon. Ibang klase na yung
mga nagiging calls at comms natin dito dahil ganoon na lang din ang nakikita nating gulat factor mula sa mga nakikipaglaban ng ayoy. Nasa 16 minute mark na tayo. So, mukhang ano to ha, mas magiging mahaba yata compared to game number 1 kasi mas dikit nga naman yung nagiging showing of both teams. Oh, hindi nga lang dikit eh, parang siso pa. Ayun. Yung tipo na minsan mapupunta sa Blacklist ang gold lead, minsan naman nasa Echo at nagbabago to tuwing may naglalaban para sa Lord. At 20 seconds na lang, may sotto ka na naman. Oh. Parang Pacquiao Hatton part 3, joke lang, one part lang pala yun. kaya yung mga ano dyan, yung mga nanonood dyan, huwag nyo kakalimutan na meron tayong pag-giveaway na diamonds. So, comment lang kayo ng hashtag ECHO or X. Baka mag-angali pa na spell. Apat na letter na lang. Tapos, or kaya hashtag BLCK. Yes. Kung saan kayong team nakasuporta, isama nyo yung game server tsaka game ID. Dahil apat ang pipiliin na mananalo. Punta na kayo sa YouTube at mukhang magbabato na nga ng Astral Echo dito si Sanji. Hihilain ni Sanford ang kanilang Lord pero mukhang hatian sila dito. Sabi ni Haji, anong kanyong Lord? Amin dito! Grabe, kompletong-kompleto na naman. Wala pa tayo nakikitang nag-aangat muna pero baka yun na muna ang gagawin yata nila Zayda dito sa gitna. So, nagkakakitaan lang talaga yung dalawa nating teams. Mapapatanong na naman tayo kung hanggang kailan matatapos yung ating sayawan. Ay, mukhang, matagal pa. Mukhang instead na si Zayda pala ang mag-aangat doon sa top. Ay, si Sanji daw, pansamantala. Sabi siguro dito ng objective. San, ano? Saan ba ako lulugar? Saan ba ako lulugar? Ano bang gusto mo? Yung mga parang radio drama na, saan ba ako lulugar? Ano? parang halatang nag-ride. Naririnig lang. Hindi palaglag Omega pero may chance. Shoutout po pala sa mga magigising natin din na mga manunood. Oo, yung mga nanonood. Oh my God, alam. Sa taas! Ay! Naku, meron nakap na ikita doon. Meron pa magpasok. Since we medyo nang alam lahat ng buhay dito. One serious despair stop. Grabe! Nakabalita ng mga kills. Patay dito si Sensui. Buhay pa rin. Si Sanford lang mamapatay. Sa isa. Merong immortality. Si kailangan umalis ngayon. Pops kailangan umuwi ni Hachi. Pero toto player ay kumahabol. Hachi patay. Ang nahabol pa nga ni Zayda. Do not touch! Securing not just the Lord, but also a couple of kills. Nakapag-usap na naman. Nagkasundo na naman ang Echo. And right on cue, pagkakuha ng Lord. Nakapag-spawn din naman siya agad-agad. Ngayon ay kakatok na yata. Hindi pa nagre-respawn tatlong miyembro ng Blacklist. Kailangan madepensahan na Blacklist ngayon na meron Lord yung sa may top. Habang si Zayda doon naman sa may bandang ibaba magkakaling. At utino yung lini nga. Nakita niyo ba si Outplayed? Talaga tinitira na mga tore. Kaya naman Echo ang magbuwawagi para dito sa ating serye. Hindi dahan-dahan ang pagkatok ng Echo doon sa basing game 2 as they take the sweep. 3 points para sa Echo. Free grabe game, para sa akin free game yung ano eh. Parang mahaba ako. Kinailangan lang ng isang Books moment. Pero galing din ni Outplayed. Pero si Sanji, nabariya mo. Kami doon, tapos bigla namang nag-teamfight. Diba? Galing, magaling, magaling. Medyo bigla naman kasi. Ganyan talaga pag Echo Express. Yo, what's up? Lukman Ramadhan. This is Echo. Shoutouts to you and to the guy that you tagged. Matagal nang nagtatapatan ng dalawang organisasyon na to. Kung sa world stage man o sa local stage talaga nga, panipanabik ang lahat ng kanilang mga labanan. Kapuntika na rin talaga. May masisisi na naman siya. Naramdaman natin yung naging adjustment on the spot ng Blacklist International doon at hindi na naging malayo ang pakitigal ng sa Black. Oo nga naman. Ayan na, palakpakan pa rin natin ang Blacklist International as they exit the stage. Maganda pa rin ang pinakita nila, especially in game number 2 kung saan napakadikit ang hirap ng game naman against Echo. Against Echo, nananalo. Top 4. 2-0 na naman ang nakita natin mula sa mga orka. Ibang klase itong Echo Express version na to kasi ibang lineup to pero nag- Top 4 ko, ano? AP Bren. Ano nga ba ang ginagawa Echo, nila? Ay hindi. Hindi, Echo nakaisa sila eh. AP Bren, Echo Onyx. RSG. Alright everybody, give it up to Echo! Tabla yung ano sa akin ngayong linggo. Onyx tsaka Echo tabla. Well done once again. Pero kaya lang lumamang yung Echo kasi naka 1 point sila sa yung performance nyo today. Out of 10, how happy were you? Pero parang mas malakas sa Onyx eh. Lagi kayong panalo. Ay hindi. Yung TNC sumabay din pala kanina onte. 9, bakit may kulang na isa? Wala,
RG Knights ba ngayon? Pahinga muna, boss. Pahinga muna. Nunood pa kami. Ay, interview muna. So, he feels that he could give more. That's the right mindset. Ganda ng damit na eh. Dito naman, si Outplayed. Outplayed, same question. From 1 to 10, how would you rate yourself in the series? Siguro mga 9.5 po. Mas mataas ng 0.5. 0.5. So, bakit? Gusto pa namin ma-unlock yung full potential pa talaga namin. Kumbaga, hindi pa po yun yung pinaka-the best na laro namin. How would you envision yung full potential? Anong ibig sabihin mo doon? Yung sa chemistry pa po. Gusto pa namin magkaroon ng mas magandang chemistry. Better chemistry. I think it's also the same question that I have for Sanford. Kasi, Ford, ito yung mga moments na, of course, nagkakaroon ng switches at isa ka sa mga mainstays. So, how do you stay ready dun sa mga adjustments na ginagawa nyo every time Zyda or Outplay is playing and Carl or Benny is playing? Paano yung adjustment na ginagawa nyo madalas? Siguro ano po, kung ano po yung ginagawa ko sa... Kapag kalaro ko sila Carl and Benny, ganun din po yung gagawin ko sa kanila. And siguro, medyo nakapanibago feeling ko may chance si na kayo, Ray, next week. Yung shot caller dito doon na magkakalaman. Po talaga. And kung ano, tingin ko kung paano sila maglaro against AP Brand. So this time, sino usually yung shot caller kapag wala si Carl? Shot caller naman po sila, pero okay. Parang sa amin pa rin po yung... Sa amin tatlo pa rin po yung final call, parang ganun. That's a nice thing to know. And ako I'm sure you saw Yawi kanina. You guys have been together in a previous team before. Nanonood siya sa inyo. Actually, that was so nice na he came all the way here to watch your game. Namiss mo ba si Yawi? Opo. Kaya shoutout ko po yung biggest fan namin. Lumipat pa siya galing Indonesia. So, yun, thank you. Anong gusto mo? Anong gusto mo sabihin kay Yawi right now? Sana magkita kami sa MSC. Yes! Sana talaga magkita kayo sa MSC. Ito, kumpletuhin. Kasi nakita natin sa dati, sa kanyang videos in a previous team. Paano? Pinipigilan ka dati. Pinipigilan ka dati, di ba? Kasi si Yawi yun. You know what I mean. So, kumpletuhin mo na. Ikaw na gumawa. Dalo. I hope Yawi's here to hear that. Now, our MVP of this game, no other than si Zyda. Okay, Zyda, anong gusto mo sabihin sa lahat ng mga supporters nyo? Thank you po sa suporta kahit hindi main five ng Ego yung naglaro. Salamat. Well, pang main five naman ang iyong laro. Congratulations once again to Echo. Let's give him a round of applause. Sinisisi you may now na take si your bow and take your walk of victory. I love how both Zyda and Outplayed, in the midst of all of their fans, ayos to guys, stream natin. Gane, no? What they want, yung improvement. Hindi tumitigil in this series alone. Yes, and I love how even Yawi coming from Indonesia is here still to support Echo. They call them their biggest fan. Yes. So, tingnan natin kung ano nga ba yung magiging interaction nila mamaya. Siguradong they're gonna have tonight's dinner later on. Dami kasing acolytes si Pew talaga. We're gonna break that game down for you. So, we're gonna go back to our casters. Pasa. Si Sian stream na naman ba? Titulong biggest fan para kay Yawi. Okay guys, ang, team spirit. That's it. Ano pa ba mga katanungan natin diyan? Go, type si lang kayo diyan. Basahin natin na 'yan. Aurora, na naging maganda din ang performance sa MPL ID. Balibalita ko, sila yung mga tumatalo ng mga sinasabi nilang pinakamalakas sa video na 'yon. Oo nga, parang ang dami ding AP Brand pa rin malakas eh. Parang nag-ingay yun sa SOCMED doon nga nangyari yung mga ganong... Iba laro ng AP Brand eh. Kahit sa MLBB ay bilog din. Kung real token lang usapan natin yung laban nila sa Echo. Ito ha. May mundong hindi bilog. Real token lang usapan kasi gusto nyo ng mga tao ngayon real token na eh. Ito ang feeling kong opinion ko lang to ha. Pumalag yung Echo nung game 2 noon. Pero tingin ko yung lakas ng AP Brand ng game 2. May tinatry sila. Tapos hindi lang nag-work. Pero hindi ko ina-undermine yung lakas ng Echo ha. Hindi ko ina-undermine. Pero kasi binibase ko sa nangyari sa game 3. Stamp yung game 3 eh.
ang AP Brin. So, dun ko masasabing malakas pa rin sila. Commendable yung naka-isang punto yung Echo, pero tingin ko, marami pa silang kailangan i-work on para makasabay sa AP Brin. Talagang iba eh. Iba yung AP Brin ngayon eh. May ano eh. May iba silang fire. Parang ayaw nilang magpahinga. Kaya, Onyx din mahusay ngayon. Ulit, so kung magbibigay ako ng ano, sino ba yung kalaban ng Onyx kahapon? Kalaban? Onyx kahapon. Sino ulit kalaban ng Onyx kahapon? Tinanangalang na. Ito. Ang kalaban ng Onyx ay... Ah, Blacklist kalaban nila kahapon. Oh, tapos grabe yung ano. Grabe yung Arlott. Arlott ano? Arlott. Luigi. Tapos ito pa, feeling ko talaga, kailangan na mabigyan. Si Super Prince, tsaka si ano. Super Prince Escalera ang The True Combo. Mas sila yung true combo ngayon. For me, ah, sa Onyx. Tapos, iba ang ginagawang trabaho ni King Kong. Tapos, si Kelra, iba din yung trabaho. So, mahihulog din yung Onyx kasi mahirap i-pull off yung mga lineup nila. Anyways, tsaka na yan sa ating power rankings na lalabas this week. Alam ko nga, abangan nyo yan. Ayun, sira na yung setup ko. Anyways. Anyways, kita-kits mga kabayas. Bukas. Wala na, pagod na talaga tayo. Bukas ay manunood tayo sa The Pop-Up Katipunan dyan sa Takeover Lounge. So kung pupunta kayo doon, book nyo lang The Pop-Up Katipunan. Yan lang. Kita-kits. Cody will finish the story. Yun na yun. Ay. Hey.